Basically, ang sinasabi po, kailangan umutang para matustusan yung mga programa ng papasok na administrasyon. Mind you, para maliwanag lang po, hindi ito ang declared policy ng papasok na administrasyon. Ito po ay mungkahi ng papalabas na administrasyon na ang mungkahi nila sa bagong administrasyon ay mangutang, magdagdag ng buwis para may pangtustos sa kanilang mga programa at pambayad ng utang. Ano ho ang thoughts nyo rito? Ang pangungutang ay matagal na pong ginagawa yan ng mga pamahalaan sa iba't ibang panig ng ating mundo. Talaga pong pangungutang at pagbubuwis ang pinagkukuhanan ng pondo ng mga pamahalaan o kaya din man ay nagbebenta rin sila ng mga assets ng pamahalaan. So, tatlong pangunahing pinagmumulan ng ating pondo, mangutang, magbuwis o magbenta ng mga ari-arian ng gobyerno. So ngayon, ano ba ang uunahin natin? Mangungutang ba tayo? Magbubuwis ba tayo? O magbebenta tayo? Yan ay mga paraan na kailangang pag-aralan ng papasok na administrasyon. So sa ngayon, mangungutang ba tayo o hindi? Nasa mahigit na po 60% ng ating GDP ang ating utang. So makakautang man tayo, magiging mahal po ang pagbabayad natin. Tataas ang interest kung tayo po ay mangungutang pa. May magpapautang pa rin sa atin, even at more than 60% ng GDP ang ating national debt. Pero magiging mahal na po yan at magiging malaki ang epekto sa bansa dahil uunahin ng ating budget ay ang pagbabayad ng utang. Nasa may mga batas po tayo na hindi po tayo pwedeng maging optional kung magbabayad o hindi. So kung uunahin natin ang pagbabayad ng utang, maraming mga programa ng pamahalaan ang mabibinbin o kaya naman ay maipagpapaliban o kaya kakalimutan na. Kaya po mahalaga na sa pagpasok ng ating bagong administrasyon para po yung mga bagong management, unang-unang tinitingnan nila yung mga financial statement, budget, at kung kailangan ay pag-aralan kung ano ang kanilang mga priorities sa pagpasok ng kanilang administrasyon. Mm-hmm. Ang sabi po ni papasok na Finance Secretary Benjamin Diokno, mahirap naman mangutang, lalong-lalo na sa unang taon ng administrasyon. Unang-una, politically, pangit talaga, no? Pangalawa, siguro, ang sabi niya, kung anong meron tayo, yun muna ang gamitin natin. Pero wag muna tayong mangutang. Ano po ang epekto nito kung iiwasan ng papasok na administrasyon yung pag-utang? Ang magiging kahulugan yan, kung hindi tayo mangungutang, magtataas tayo ng buwis o kaya ay magbebenta tayo ng ating mga ari-arian. Pero matagal pa po ang magbenta, ang sa kanila siguro ay madali ang mangulekta nung napasa na mga buwis na. So tax administration ang isang malaking kailangan gawin. Pero baka sabihin nila, hindi na tayo makakautang, kailangan natin ng mga bagong programa. So panibagong source ng ating mga income. So magbubuwis sila. So ang mangyayari niyan, magtataas sila ng buwis, okay, magpapataw ng mga bagong buwis. Sa pagpapataw ng buwis naman, matagal na namang gawain ng pamahalaan yan, no? Mula pa sa unang-unang yugto ng ating kasaysayan, nagbubuwis talaga ang pamahalaan. Pero ang kailangan pag-iisipan natin ngayon, sino ba ang papatawan natin ng mga bago at malalaking buwis para po matustusan ang programa ng ating pamahalaan? Ngayon, maraming nagsasabi, yung mga texters nga natin, sabi nila,
Una-una, kailangan magpaliwanag muna kung saan napunta yung inutang na lumaki ng ganong kalaki. No? Pangalawa, marami kasi yung concept pa lang na dagdag buwis, galing tayo sa pandemya na maraming nahihirapan at hanggang ngayon, apektuhan pa rin, marami pa rin nahihirapan at nandito yung konsepto na magdadagdag ka ng buwis. So ang hirap lunukin kasi yung pagdagdag ng buwis. So kung hindi gagawin yun, anong alternative? Umutang. Mukhang may choice ba ang papasok na administrasyon? Walang choice, no, ang papasok na administrasyon dahil kailangan tustusan nito ang programa ng pamahalaan. Ang problema, saan ito kukuha ng kanyang pangtutusto? So, dalawang bagay ang pinakamadali, mangutang o kaya magbenta, at pangatlo ay magpataw ng mga bagong buwis. So, pangungutang ang pinakamadali. Kasi pwede na nilang i-negotiate yan, pwede na sila mag-issue ng mga bagong treasury bills, pwede sila mag-issue ng bonds. So, madali-dali ang mangutang. Pero malayo po, mabigat at complicated ang pagsasettle ng ating mga utang. So, ang nakikita kong mukhang direksyon ng bagong pamahalaan ay magpapataw ng mga bagong buwis. Pero kung magpapataw man ng bagong buwis, ay tingnan natin sino ba ang kakarga ng mga bagong buwis na ito. So, isang desisyon yan na kailangan gawin. At palagay ko malinaw na sa isang ekonomiya na bago pa lang bumabangon, hindi pa po tayo nakatindig, bumabangon pa lamang po. Hindi pa po tayo nakabalik doon sa dating yung pinanggalingan natin noong 2019. Trilyones po ang nawala sa ating ekonomiya. Milyong-milyong mga manggagawa, mga empleyado ang nawala ng hanap buhay. Napakarami rin po ng mga negosyo na nagsara. So sa pamamagitan po ng pagpapataw ng mga bagong buwis, baka hindi na po sila makabalik. So kailangan talaga napaka maingat tayo kung papaano natin popondohan ang programa ng ating pamahalaan. Pwede rin naman po tingnan natin ang ating budget. Meron ba tayong mga tustusin, gastusin na pwede nating i-reconsider? Baka hindi natin kailangan ituloy ngayon, ipagpaliban muna. O kaya naman, kung hindi naman talaga masyadong kakailanganin at hindi magiging productive, no, para sa ating economy, pwede na muna sigurong wag na munang ituloy. Yun. So malaking mabigat na suliranin ito, mabigat na responsibilidad ng bagong administrasyon ito. Baka naman yung nasa budget natin ay yung mga proyekto ni Congressman na waiting shed. Para lang maipakita siya sa kanyang mga constituents, ano? Meron ganoon, 'di ba, nasa GAA yung mga ganoon. Tinutukoy ng mga mambabatas yung kanilang mga proyekto. Pero kung susuriin mo, ano ba yung mga proyekto na yun? Makikinabang ba talaga yung taong bayan dun sa mga proyekto na yun? O kaya, baka pakitan tao lang yun, pasikat, para, you know, masabi, uy, nandun yung mukha ni Congressman, nandun yung mukha ni... at makikita, donated by, ano ba yung mga nakalagay useful project dito? Project of Congressman, of Mayor, Governor, mga ganon. Pero ngayon po, so, tapos na ang eleksyon, tapos na ang kampanya, trabaho na po ang ating tututukan ngayon. So, palagay ko, kailangan tumawag ang bagong administrasyon na reviewin ang national budget. Dahil batas po ang General Appropriations Act, mababago lamang yan kung magkakaroon ng amendment, magkakaroon po ng revision ang ating budget. Pero kung hindi po, tuloy-tuloy na yan hanggang katapusan po ng taon. Tuloy-tuloy na yan. Kaya lang, tuloy-tuloy din kung saan tayo kukuha, baka po kailangan nila na mangungutang. So para po magkaroon ng flexibility ang ating bagong administrasyon,
palagay ko yan ang unang dapat nilang gawin, no? Reviewin ang General Appropriations Act. After all, nung ginawa yan, palagay ko hindi nila na factor in na ganito kataas ang inflation, ganito kataas ang ating utang, ganito ka masyadong malikot ang paggalaw ng piso at ng dolyar, at ganun pa rin na marami pa rin mga mamamayan ang walang trabaho, at marami pa rin negosyo ang hindi pa rin nakakabalik. So nararapat lang, and I think with the 31 million mandate, palagay ko malaki, mabigat ang political capital ng bagong presidente para tumawag ng isang review, ng isang amendment para sa ating budget, at reviewin maraming mga assumptions na hindi na i-factor dito sa budget na ito. Para po sa kaalaman ng marami, no? Yung budget, halimbawa, magkano nga yung budget natin? 4 trillion or something? Opo, trillion. Ibig sabihin, meron tayong ganong kalaking halaga ng pera na gagastusin para sa mga programa. I-raise pa po yan, hindi po ba? Opo. Either sa tax collection or sa pangutang. Tama po kayo. Spending budget po yon, yung ating General Appropriations Act. Ang sinasabi lamang po dito, ina-appropriate natin ang ganito kalaking pondo para sa mga proyekto na to. Ngayon, ang ating Department of Finance, ang MEDA, sila naman po ang nagbibigay ng revenue budget. Saan natin kukuhanin ito? At tama lang po na sa bagong papasok na administrasyon, i-review, kakayanin ba, tama ba, pabor ba sila na ganito kalaki ang uutangin, ganito kalaki ang ipapataw na bagong batas para mangulekta ng buwis, o kaya naman, meron ba tayong programa para magbenta ng mga ari-arian ng pamahalaan na pwedeng makapag-raise ng pondo para po sa ating mga programa. Malaki pong usapin ito, kaya hindi naman po masama. Wala naman tayong wala naman tayong kukontrahin na maraming mga assumptions, maraming mga kalakaran na hindi natin na-factor in noong tayo ay nagagawa ng budget ng nakaraang taon. No, yung gera sa Ukraine na ngayon ay patuloy pa rin, mahigit na 3 buwan na, at ang sabi nga sa global market, pagka nagtuloy-tuloy pa ang gera sa Ukraine at nag-withdraw ng oil production ang Russia dahil hindi naman sila binibilhan, magkakaroon ng oil shortage o masyadong liliit ang supply ng ating krudo, supply ng ating mga petrolyo sa world market, malaki po ang posibilidad na tataas na naman ang presyo ng mga ng petrolyo sa world market. Sinasabi nga po nila baka nag 150 yan ngayong taon. Napakalaki po niyan. Hindi po kakayanin niyan ang ating ekonomiya. So tama lang naman po na magkaroon ng economic summit kasama ang ating mga mambabatas, kasama ang ating mga negosyante, kasama ang ating mga business sector para po upuan ang ating mga issue, pangkabuhayan, dahil malaki po ang problema ng ating global economy. Kailangan po tayong maghanda.